Magandang araw po sa inyo. Naka-lockdown pa rin po tayo. Today is May 8, 2020. At sa darating po na mga araw, malapit na po ang Mother's Day. Kung iniisip niyo po kung ano po ang inyong ihahanda para sa inyong nanay, tamang-tama po, tuturo ko po sa inyo kung paano tayo gumawa ng special gardenia pudding. Okay? You can do this inside the home, even naka-lockdown po tayo. So, pagsimula na po tayo. Okay, so ang gagawin po natin, mag-prepare po tayo ng 9-inch pan. Meron po siyang wax paper. At kunin po natin ang ating 3 cups of milk. Ilagay po natin sa ating blender. 3 cups of milk. 1 cup of white sugar. Pwede nyo pong bawasan yung white sugar kung ayaw nyo po ng masyadong matamis. 1/4 cup of butter. 3 pieces of large egg. 'Lagyan po natin ng gardenia. 5 piraso po ng gardenia. So, ang gagawin lang po natin dito, himay-himayin lang po natin at ilagay po natin siya sa loob ng ating blender. Ngayon naman po, dagdagan po natin ng lemon zest. If you don't have lemon zest, pwede po kayong gumamit ng vanilla. Okay. Lagay po natin dito sa loob. 1 pinch of salt. At ready na po natin to ilagay sa blender. Ngayon naman po, mag-i-improvise tayo ng oven. So, etong kawaling ito, ginagamit ko po itong oven pag isang pan lang yung ginagawa kong pie o tinapay o pudding na tulad nito. So, ganito po ang mag-i-improvise ng oven. Isang lumang kawali, lagyan ng pan sa ibabaw at meron pong pang-cover. Kung atin pong sisindihan yung ating apoy, mahina po siya. Mahina po yung apoy. I-preheat na po natin yung ating improvised oven. Ilagay na po natin yung ating mixture sa ating pan. Okay? Yan po. So, ready na po siya for baking. Okay, pagkatapos nating ma-bake ng 35 minutes, yan na po siya. So you can see, kumukulo po siya. That's normal, ano? Now, pinatay ko na po yung apoy at hayaan ko po siyang lumamig dito. Maybe in about 2 hours to 3 hours po. Okay, yung ating pong pudding, i-ready na po siya. So, pinalamig ko po siya ng 2 hours and then linagay ko po siya sa ref ng 2 hours. Kasi yung pudding po, masarap po talaga siyang kainin kung malamig na, no? So, ipapakita ko po sa inyo kung paano natin to lalagay sa plato. Yan. At, kumuha tayo ng plato. Baliktarin po natin. Dahan-dahan lang pong baliktarin sa plato. At, yan na po siya. Tanggalin po natin yung kanyang wax paper. Ngayon naman po, ang susunod natin gagawin, ilalagyan po natin ng keso. Okay, subudburan na po natin ng keso sa ibabaw. Depende po kung gaano karaming keso ang gusto nyo pong ilagay. Okay, so nag-slice po ako ng isang pudding. At ganito po dapat ang kanyang texture. Ano, hindi po siya matigas, hindi naman po siya yung kumakalat na matubig. So, sa kanyang gitna, makikita nyo po na creamy po siya sa gitna at medyo firm naman po dito sa kanyang gilid. Okay, kung nagustuhan nyo po yung ating pudding ngayong araw na ito, mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Sa susunod po nating pagkita. Bye-bye!